So, today you'll learn more about me and details about my work, my shows, my friends, and my personal life. Meron pang hinandang words or terms or names ang gmanetwork.com para sa akin at isashare ko po sa inyo ang unang may isip ko at makakwento ko ng konti about this. Kaya, let's begin dahil excited na ako. Okay, tingnan natin. Ang Lim ni Ana Sandra. Ang una kong naiisip sa name niya na Sandra, challenging. Kasi ito talaga yung soap na alam ko na sobrang lahat ng mga bagay na kinatatakutan kong gawin dahil hindi pa ako ready, magagawa ko for the first time. So yun, challenging talaga to. And bukod doon, first fantasy ko pa. So far naman, ang sarap ng experience kasi very fulfilling siya pag nakita mo na yung result, lalo na may effects na and everything. Tsaka very ano din naman yung director namin. Very dedicated siya sa trabaho. So nakakahawa din or nakaka-inspire din. Best asset. Wow. Siguro ano, mabilis akong mag-adapt sa surroundings ko. Parang madali akong makisama. Kasi parang ganoon din ako tinuruan kasi ng family ko, ng parents ko na yun nga, kailangan matuto kang laging mag-reach out sa mga tao. So, yun. Hindi ako nalalagay sa alanganin na sitwasyon pagdating siya. Mikael Daez! First. Lahat ng first. First kiss, first love team, first show, lahat. Lahat talaga. Tsaka, ano, very happy ako kasi hanggang ngayon, parang na-maintain pa rin namin yung love team. Tsaka, ngayon nag-mature na, parang kasama ko pa rin siya na nag-level up at nag-mature pagdating sa roles. So, ano, always naman yan, dahil nga sa kanya lahat ng firsts, laging may special place sa heart ko si Mikael. And kahit off-cam, sobrang close na rin namin, sobrang kami nag-share ng mga secrets, tsaka kahit hindi kami magkasama sa show, there was a time, mga ilang months yun, nagkakamustahan pa rin kami and concerned pa rin kami sa isa't isa. So, sobrang gandang relationship lang talaga. Halloween! Costume. Kasi lagi ko talaga pinag-iisipan ko anong costume yung susuotin ko pag Halloween. Kailangan career. Tsaka kailangan, gusto ko lang nag-enjoy. Alam mo, na-enjoy ko lang yung okasyon. Kasi it's the one time sa isang taon na makakapag-dress up ka talaga. So, mahilig akong manamit. So, why not? Diba? Iniisip ko pa kung anong costume ko. Kung may suggestions kayo, tweet nyo sa akin. Baka makakuha ka ng ideas from me. With a smile. Christian. Si Christian talaga yung bagong, ano talaga, bagong pumasok sa amin dalawa ni Mikael dito. So, pag sabing with a smile, lahat ng mga memories ko with Christian ay pa-flashback sa akin. Si Christian, sobrang, ano niyan, sobrang akala mo lang stiff siya or seryoso siya. Pero pag nakilala mo, sobrang kalog. Tapos, ano rin, makwento siya. Ma-joke din. Ganon. So, nakakatuwa. Kasi, kahit na Christian Bautista na siya, parang, hindi niya pina-feel yun sa amin nung nag-soap kami. Ginagawa namin itong with a smile. Perfect date! Ako naman, basta gusto ko lang yung date, yung pinag-efforta ng lalaki, yung talagang nag-isip siya ng something para maging bago yung date, maging kakaiba. Gusto ko yung ganon, yung nag-isip siya ng gimmick, nag-isip siya ng itsura, hindi yung dinalalang niya ako sa isang lugar, tas ganun na yun. Parang gusto ko lang nag-e-effort siya. Kahit na parang hindi naman super and grande. Yung siya lang mismo nagsulat, siya lang mismo nag-drawing or something, gumupet or something. Gusto ko yung ganun. Gusto ko yung creative. Angel, Kenneth, yung brother ko. Yun, naniniwala talaga ako na siya yung angel ko kasi ang galing nga eh, pag nag-wish ako sa kanya, natutupad lagi. Tapos, every birthday niya, laging may good thing na nangyari. May soap, or may big project na nabibigay sa akin. Tapos yun, kaya pag kinakusap ko rin siya, kahit di pa siya nakakasalita, umuo siya, or tumatawa siya. So, hindi ko angel talaga siya. Cambodia! Tarantula! Kasi, dito kami kumain yung Mikael ng ganyan, isang dangkal, ganyan, kalaking tarantula. Na lasang ano siya, parang adobo na parang may milk sa loob. Kasi may magsusquirt na white thing sa loob eh, pag kinain mo. So, ano siya? At least na-check ko na siya sa list ko. Nakakain ako ng tarantula. Ay, tsaka mafe-feel mo pa yung... Talagang inaano ko pa yung... Pero mafe-feel mo yung parang mabuhok.
Yung takot ko talaga. Sana ikaw na nga. Ay, sobrang ano, sobrang lapit sa puso ko nitong Zoom na to. Kasi, syempre first time na magbibida ako, tapos, tatlo pa yung naging role ko dito. Pag sinasabing sana ikaw na nga, or pag nakakita ko ng clips ng sana ikaw na nga, naiyak talaga ako. Kasi nga, ang dami-dami namin pinagdaanan dyan. Lahat ng alam ko ngayon, natutunan ko nung ginagawa ko yung Zoom na to. Tsaka sobrang close namin ng staff. Hanggang ngayon nanay-nanayan ko pa rin sila. Nagbibigay pa rin sila sa akin ng pag-aalala. Christian Bautista! Tinanong ko sa niya blanco. Ah! Eto. Recently lang, nung kinanta niya yung Lost Stars. Yun. Kahit na nag-rehearse na siya nung ano, the day before, nung mismong umaga nung Sunday, hindi na naman ako mag-rehearse. Pero nung nalaman kong mag-rehearse siya nung Lost Stars, talaga tumambay lang ako doon na nakikinig lang ako sa kanya kasi sobrang galing talaga niya dun sa kantang yun. So ngayon, may nirequest ako sa kanyang kanta, Thinking Out Loud naman. Sabi ko, kantahin niya sa SAS. Sana mapagbigyan niya ako. Nagre-request na talaga ako sa kanya. Gym, weights. Buhat talaga ako pagdating sa gym. Tamad ako mag-cardio. Buhat lang lagi. And hindi totoo yung sabi na pag nabubuhat ka, lalaki yung katawan mo, lalaki yung muscles mo, magtotone lang siya. Tsaka, ang masaya doon, makakain ka ng marami kasi mas nakaka-burn siya. Mas mabilis yung metabolism mo at rest. A walk! My gosh! A walk. Si Rochelle ang naaalala ko eh. Kung bakit. Oh, kasi talagang ano, yun ang tawag namin sa isa't isa pag nasa set kami. Itong mga a walk na to, gano'n. Gano'n ang sinasabi namin. So, si Rochelle, tsaka ano, syempre siya yung nakakaintindi sa akin pagdating sa transformation and everything. Pero ako, nakikitan ako dun sa awok sa ano, sa show. Naaliw ako sa kanya. Bubblegum, barkada. Dito talaga, nakahanap ako ng ano, ng set of friends. Lahat-lahat ng kasama sa Bubblegum, true friends ko. And yun, parang kaming barkada. Dahil kaming sabay-sabay mag-dinner. Tapos, kahit walang taping, nagpa-plano ng mga lakad. Giging ninong at ninang ng ano, pag may mga binyag, tapos pag may mga party, invited. So, happy. Happy talaga. Dirty little secret? Ito, literal na dirty. Mayroon akong ano, mayroon akong doll na asake na siya ever since, ano, ilang taon ba ako? Two years old ako, nakuha ko siya. Super dirty niya. Super dirty niya kasi hindi ko talaga pinapalabhan. Kasi nawawala yung amoy ng... Kasi nung bata ako, pinapainom ko siya ng gatas. Pinapadede ko siya. Iba yung sakin, tapos iba rin yung dede niya. So, gusto ko na amoy ko pa rin yung amoy gatas. Pangalan niya Iwi, kasi nga, kadiri siya. So, yun yung pinangalan ko nung bata ako sa kanya. Iwi. Sexy! Abs. Para sa akin talaga, pag ano... Pag nakakita ko ng abs, yun. Doon ko masabing sexy. Kasi siguro fit. Doon mo masasabi na fit talaga yung tao. Best friend. Mommy ko yung best friend ko. Kasi, para siyang kaedad ko pag kinakausap. So, tas, bukod pa dun, since mommy ko siya, tas kapamilya ko siya, parang hindi ako mahihiya magsabi ng kahit ano. Tsaka alam ko na hindi niya ako, wala siyang gagawin na bad. Tsaka lahat ng mga advice, lahat ng sasabihin niya, talagang yung best na mabibigay. Bitoy, idol. Sobra, pag nakita mo siya off-cam, makikita mo na, parang masasabi mo talaga, sobrang henyo nitong taong to. Ang galing niya talaga. Lahat ng mga binibigay niya na suggestion sa mga sketch, makikita mo kung gaano nag-iiba talaga, ang laking improvement dun sa sketch, yung gano'n, lahat ng mga ideas niya. Tapos, sobrang bilis niya gumawa ng joke. Nag-joke lang siya lagi. Sobrang may isip siyang joke sa kahit anong sabihin mo. And sobrang bait. Sunday All Stars dance. Diyan dito talaga nalalabas ko yung ano, dito ko nalalabas yung pagmamahal ko sa sayaw kasi mahilig ako sa mayaw eh. So yun, at ang dami ring mga nabukas na pintuan sa akin dahil sa show na to. And love na love ko rin talagang gawin ang Sunday All Stars. So looking forward ako every Sunday and every rehearsal. Happiness. Pag kontento ka sa buhay mo, dun ko masasabi na masaya ako, yun lang. So, kailangan mahanap mo lang yon yung pagiging kontento sa buhay. Hindi yung nakuha mo na lahat, pero yung parang alam mo lang kung paano tingnan, alam mo lang kung paano bilangin yung mga blessings mo, and alam mo lang kung paano maging hopeful din
sa mga bagay na darating ko sa buhay na. Yun. Diego! Atleet! Sobrang bait din ito. Sobrang bait ni Diego. Tsaka mataas din yung respeto ko dito eh. Kasi nga, ano, ang dami niya mga nabibigay din na tips, ganun. Tsaka, natawa ko sa kanya. Nakakatawa rin talaga to in person. Singapore! I love Singapore. Sobrang sarap ng food. Parang ang pinaka-naaala ko dito yung Universal Studios. Kasi sobrang first time ko makapunta ng Universal Studios. Tapos nag-enjoy talaga ako. Feeling ko bata ako. Siguro mga 5 beses ko siya naikot ng buo. Diet? Wala. Wala akong diet. I hate diet. Pancho Magno. Yung boses niya, distinct talaga. Pag narinig mo yung boses niya, alam mo si Pancho na yun. Talagang maskuladong boses. Pero, kahit mukha siyang maskulado, tsaka ganun yung boses niya, sobrang baba, ganun. Sobrang ano siya, sobrang sweet na tao. Sobrang ano, baga, hindi naman soft, pero alam mo yun, yung parang, yung type of guy na approachable, yung type of guy na ang lalim, yung ganun. Makakausap mo siya sa mga malalalim na bagay. And magugulat ka sa mga sasabihin niya sa'yo. Tsaka sobrang close niya kay God. Christmas! Excited na ako mag-Christmas. Kasi nga, parang pag-birthday kasi, parang ikaw lang yung nakakuha ng mga gifts, ganun. Pero pag-Christmas, lahat masaya. Lahat nagsiselebrate. Tsaka, time talaga for the family. So, nag-iipon na rin ako para sa mga gifts ko this Christmas. Phobia? Ano nga ba phobia? Ewan ko, pero hindi talaga, kahit anong mangyari talaga, hindi mo ulit ako mapapasakay dun sa, yung ride na parang nagsisway-sway siya lang gano'n. Basta hindi ako makasakay dun. May phobia ako sa mga gano'n. Tsaka sa mga roller coasters, ayoko nung gano'n. Kasi, na-try ko na yung feeling, well, yung roller coaster hindi pa, pero yung gano'n, anchors away. Sobra akong nahilo, sobra akong ano, so, ayoko nang bumalik. Max Collins, ay, sobrang love ko to. Parang siyang, sabi nga namin, nung nag-usap kami, kami yung best friend namin yung isa't isa sa showbiz. Kasi talagang, ano, tuwi magkikita kami, hindi pwedeng hindi kami mag-open up sa mga pinagdadaanan namin. Tapos, nung may show ako, ito, Ana Sandra, todo support siya sa akin. Tapos, nung may show din siya, Inamorata, todo support din ako sa kanya. So, yun, ang sarap lang, ang sarap na meron kang best friend sa showbiz na tinatrust mo talaga. And pag may mga party siya, yung una kong hinahanap, tinatanong ko kung nandun siya. Vacation. Actually, pinaplan ko na yung next ko na vacation. Gusto kong mag-out of the country sana, or mag-beach. Kahit out of town, basta beach. Pag out of the country, inisip ko Hong Kong, or actually, ang dream destination namin ngayon ng mami ko, Australia, or Vegas, or Japan. Ang dami. Pero yun, yun ang tinatarget namin. After Ana Sandra, para may reward. Politics. Ah, dati, na ano na ako dito, parang na-offer ako maging SK chairman. Pero parang feeling ko lang, mas gusto ko talaga mag-artista. So yun, hindi ko na lang kinuha. Kasi parang feeling ko, politiko, para rin yung pag-artista, kailangan nasa puso mo talaga yan para makasurvive ka at para makadiskarte ka ng tama. So hindi ko na lang kinuha. Chef Kadayona. Ikaw at ang inay. Talaga yung naaala ko lagi. Kasi tatawa talaga ako sa kanila dun. Tsaka ako rin, kasama ako sa mga nag-aabang dun sa Bubble Gang. So like ko sinasabi sa kanya, mas maganda pa siya sa aming mga babae pag ginagawa niya yung selfie mura. Dream wedding. Sa church pa din. Para gusto ko syempre yung feeling na parang binabasbasan ni God yung kasal ninyo. So, sa church pa din. Tapos, kailangan kompleto yung family ko. Tsaka, gusto ko intimate lang. Piling-pili lang yung mga tao. Yung mga importante lang talaga sa amin. Pero matagal pa to. Religion. Ito, ano, sobrang importante nito. Napatunayan ko yan. Kailangan okay yung relationship mo kay God para maging okay ka sa buhay. Kung hindi, gagawa siya at gagawa ng way para mabalik ka sa kanya. So, mag-behave ka na lang at gawin mo yung tama. Kasi, cycle lang yun. Pag nabawala ka sa landas, ibabalik ka niya sa landas. True love. Ito, wala namang pinipiling time to. Naniniwala ako. And, ano to? Ito, ako naniniwala ako dapat, kahit na bata pa lang tayo, dapat
nagbibigay na tayo nito ng true love. Ganun. Kasi you'll never know, diba? Kung yun na talaga yung right person, baka nilalaro-laro mo lang, diba? At least, baka kapag-invest kayo ng mas maraming years together. Pero sobrang hubris romantic ko, promise. Beauty, ngayon para sa akin, wala akong sobrang, ano talaga, masasabi kong type na sasabihin kong maganda para sa akin. Basta, maganda ugali. Yun, totoo yung sinasabi nila. Siguro pag tumatanda ka nga, ganun, marirealize mo. Totoo yung sinasabi nila, nasa ugali. Parang lumalabas siya sa actions mo. And, wala na! Natapos na! Ayan! Sana mas nakilala niyo pa ako sa mga nakwento ko today. Thank you sa lahat ng mga nanood at nakinig.